Welcome to Pagpag Sessions. This was actually an episode where our guest forgot to join our call. But since the Charmed Ones were already in the call, we decided to record it anyway. This was just a short conversation where we talked about the people we've talked to in the previous episode. So talagang get together lang. We were trying to understand spirit guides or bantais and connecting some of the dots between all the stories we've heard up to this point. Enjoy. Kasi nung una, syempre, di ba sabi siya, hindi ko siya kinakausap, kahit doon alam kung nakikita ko siya, o nararamdaman ko siya, hindi ko siya pinapansin, kasi nga ayokong magkaroon ng interaction. Ayun nga, since yung bantay ko nga parang, siguro talagang kailangan kausapin, siguro nakaramdan. So, ang ginawa niya is denying niya yung ano ko, yung pictures ko. Oo. Kunyari ako siya. Ah, okay. Ay, ano, siya ako. Oo. Tama ba? O, yun. Tapos siya kumausap? Oo. Tapos nire-relay niya lang sa akin lahat ng mga sinabi. Binubulong niya lang sa akin. Tapos yung chinachat ko sa pamangkin ko. Eh, hindi kasi ako sanay talaga. Ayoko talaga nakikipag, ano, insulin. Doon nakikita ko bumubukas yung bibig, pero hindi ko alam kung ano yung sinasabi. Kasi nga, wala naman akong kakayahan talaga makipag-usap. Or, baka naman talagang ayoko lang. Kaya, hindi ko rin na, ano. Tsaka pag alam ko nandyan, hindi ko talaga kasi pinapansin. Hindi ako namamansin kasi nga, ayokong magkaroon ng direct contact. Yes, so, totoo naman. Mas lalo kung di mo kilala, di ba? Ay, yung isa rin, kasi yung pinsan ko, yung dating nakwento ko na, yung namatay nga yung pinsan ko naman sa father's side. Alam ko na nandun siya. Kasi nung last night, huling lamay niya, andun ako, pero hindi ako lumalabas. Kumbaga, hindi ko siya sinilip, pero alam ko nandun siya. Tinitignan niya kung papansinin ko siya. Kasi nga, mayroon siya mga gustong sabihin sa pamilya. Tapos magtataka pa, yung mga kapatid niya, yung isa, kasi close ko yung bunso na kapatid, kinausap ako, sabi niya, kuya, nakikita mo si kuya? Sabi ko, oo. Sabi ko, pero hindi ko pinapansin. Ayokong magkaroon ng connection. Sabi ko. Sabi niya, pero nakikita ko sa mukha niya, gali. Ah, talaga? Oo, parang hindi niya tanggap na namatay siya agad. Ganun. Tapos, parang marami siyang gusto sabihin na gusto niyang i-relay, pero hindi ko siya pinapansin. Oh. Ang problema, itong asawa ng kapatid ko, nung tinawag siya sa pangalan niya, bigla siyang lumingon. Di ibig sabihin, nalaman ng pinsan ko na naman tayo, na naririnig siya. Yes, totoo. So yun, ngayon, binilungan siya ng binilungan kung ano yung mga huling habilin niya sa pamilya. Ayun, wala siya nagawa. Di sinabi na lang kung ano yung mga ano. Merong ano, ewan ko na panood niyo, may link akong pinadala. Yung ano siya, ang hirap lang intindihin sa maiintindihan mo yun. Kasi yung Singapore-based na parang kagaya ng podcast natin na nagkukuha siyang confession sa iba-ibang tao. Meron siyang in-interview doon na isang parang shaman, technically parang albularyo. Sabi niya, maraming gumagaya ng boses na iba-ibang tao. So sa kanya, pag may tumawag sa kanya, hindi siya sasagot. Hanggat makita niya yung actual tumatawag sa kanya. Lilingon lang siya, sisilip siyang ganun, pero hindi siya sasagot na, oh, bakit? Hindi siya sasagot daw. Parang for him, protection niya yon sa mga tumatawag sa kanya. Hindi daw siya talaga siya. Titingin siya, lilingon siya pa just to see kung sino yung tumatawag, pero hindi siya sasagot. Hanggat nakikita niya. Doon ako nagsimula na ganun, ni na mag-headset at maglagay ng kung ano-ano sa tenga ko. Kasi nga, like every time that there are spirits around me before, tapos tatawag sila like, huy, o kaya kung ano man ang ipapantawag nila, kahit sut-sut lang. Pag nag-react ka kasi, malaman nila na nakakakita ka. So, more so na mag-a-attach sila sa'yo. Correct. Ayan, nandiyan na si Liz. Ayun pala. Liz. Amusta na? Anong balita? Catch up lang. sharing ulit ng mga horror stories. So, just in case. Yung kagabi, ang very interesting is, sobrang tumutugma sa lahat. Tinanong ko rin sa kanya kasi 'di ba sabi ni this year for some reason kakaiba yung fluctuation sa frequency 'di ba, so tinanong rin namin siya, napansin niya siya kasi araw-araw nakakita siya eh. So for her
walang nagbago. Pero mas marami siyang kaibigan na nagsasabi sa kanya this year na marami sila nakikita. Tapos meron siyang medyo scientific na analysis for that. Pero ako din parang ngayong taon na to, parang lumakas. Medyo lumakas ako. Yun nga eh. Baka nga pasok yun sa sinasabi ni Maria tsaka ni, well, ni hindi rin alam kung bakit. Pero again, kay Maria may iba siyang explanation for it. Kasi kahit hindi ako naka-open, ramdam ko yung mga ano. Tsaka ang lakas ng ano ko ngayon sa mga bantay ko na madalas sila akong binubulungan. Mm-hmm. Compared to before. Ayun ko. Parang hindi ko alam kung napaparingin ako dun sa... Parang bigla na lang may... Ha? Parang ano? Alam mo yun, wala ka namang kausap. Pag sinabi mong bulong, as in may nagsasalita sa tenga mo or like parang intuition? Ay, hindi naman. Mind. True mind. Na parang hindi nagsasalita sa isip mo. Parang ganun. Pero parang bulong ang dating. Yun. Kaya yung term ko parang binubulungan ako. Kasi hindi naman sila direct na nakikipag-usap sa akin. Ako, madalas ako sa jeep. Diba, sa, alam naman sa Manila, maraming holdouters sa mga jeep, diba? Ako, every time na, alam mo yung instinct na parang di ako kumpante dito. Yung ganon. Pero hindi ako bumababa pag alam ko. Basta ang gagawin ko na lang, parang magdadasal na ako na pakiguide po ako, pakiguide po kami mga pasayero. Pero may one time talaga na sumakay ako. Ang dami namin sa jeep. Halos puno. Bigla na lang sinabi sa akin, bumaba ka. Sabi, talaga? Ano yun? Narinig mo na sa utak mo, ganun? Sa utak ko, tapos sabi ko, sumagot din ako sa isip, nagbayad na ako, sign ko magsay, gumawa na ako. Oo, kasi, di ba, ganun naman tayo talaga, di ba, pag ano, sabi ko lang, nagbayad na ako, ba't ako bumabal, di ba? Eh, yun talaga sabi niya, bumaba ka. Basta bumaba ka, yung huwag ka na magtanong. Alam mo, bigla akong bumaba. Oo. Hindi ko alam, basta, sabi ko, hindi ko naman alam na rin kung ano nangyari. Nangyari, oo. Basta, ganun, ang lakas, yun yung sobrang lakas na bigla akong binulungan na basta bumaba ka dyan. Yung sabihin, talagang may nag-ano. Something, oo. Kaya talagang bumaba ako nung ganun na. Pero kasi kung normal lang, wala, sabihin ko, ay, hindi, kaya namin ito. Hindi naman yung mga bantay. May mga bantay naman ako, sabi ko. Ganun. Yun talaga hindi. Yes, baba. Minsan na-experience ko din yung ganyan. Pero more so, kasi before, hindi naman ako binubulungan or anything. It's just that there are times that I felt na, so for, yung parang all of a sudden, hindi mo maintindihan kung bakit ka na late nung oras na yun. Yung ganun, yung, like for example, every day I leave with, if for example I'm leaving in like say Makati, pupunta ako kunwari ng Guadalupe. So on a daily basis, ganun ang biyahe ko. On a daily basis, 2:30 in the afternoon ako aalis. Right on the dot, same pace of walking, same of whatsoever. Parang feeling ko, for example, minsan makakalimutan ko ng Yossi, so bigla akong uuwi ulit. Tapos pagdating ko dun sa bus stop or sa jeepney stop, alam mo yung kakikita mo palang naaalis yung jeep. Tapos yung intuition, yung ato dito, yung mental state ko, parang dahil nagmamadali ako, I should have, parang dapat nakasakay ako dun sa jeep na yon. Pero bigla akong, alam mo yung tingling sensation pagkatapos mo magwiwi? Kinilig, oo. Magkakaroon ako ng ganoon. Oo, bigla akong mag-bump yung buong katawan ko, kinikilig ko. Bakit? Parang in the depth of my heart, parang sabi ko sa sarili ko na parang I shouldn't have been there. Parang may mangyayari doon sa jeep na yun. Tapos mamayang konti, while dumadaan, nakasakay na ako ng jeep, may makikita, machi-chismis na lang na may na-hold up na jeep. Yung ganun. So, ilang beses nangyari sa akin yun na parang every time na I miss something or I parang basta, yun nga lang, for example, tatawid ako sa kalsada. Tapos bigla akong, bago ako tumawid, bigla akong makakaramdam ng tingling sensation ulit. O kailangan kong tumigil kasi baka mamaya, hindi ko napapansin, meron na either may maa-aksidente or biglang may... Yes, true enough, lagi meron biglang mabilis na bus na dadaan, biglang may jeep, may motor, may bike. Parang, so, yun yung ganun ko, yung feeling ko na ginaguide through ako ng mga bantay ko. Kasi pag ganun talaga, kasi one time,
and this is kailan ba to? Noong mga 2015, nangyari sa akin na umuwi, nagmamadali ako umuwi regardless, wala akong pakialam kasi uuwi ako ng Batangas, so I have to go back to my apartment to pick up my things kasi may meron akong gagawin sa Batangas. So by hook or by crook talaga, as in sumabit, ultimo sumabit sa jeep, gagawin ko dapat noong panahong yun. Paputi ka mo talaga, pag daan ng jeep, sabi, naramdaman ko na yung tingling sensation, sabi ko, dead mo, wala kang pakialam dito. Sumakay ako sa jeep. Mm-hmm. Alam mo yung from Robinson's Galleria, pababa, papunta ng Kainta, kasi sa Kainta apartment ko eh, sa Robinson's Galleria ang office ko. Alam mo yung out of nowhere talaga, buong biyahe ko mula yung Meralco Avenue, tayo na lahat ng balahibo ko. Sabi ko, hindi, kailangan ko talaga umuwi. Pababa ng Medical City, dire-diretso siya, hindi siya tumitigil yung kilig ko. Uh-oh. Hanggang doon sa may kanto ng gano'n, yung kanto ng crossing. Mm-mm. Yung sa may libis na? Oo, sa may libis na. Mm-hmm. Sa pool. Ako. Jeep. Ha? Huh? Oo, and it's weird kasi dun sa jeep, di ba? Kasi kukunti lang kami eh. Kukunti lang kami nakasakay dito. Pagsakay ko dun sa jeep, weird enough, lahat ng kasabay ko, apat o tatlo, nasa sa left side. Pagpasok mo ng jeep, left side sila umupo. Ako lang talaga yung kumanan. Oo. So mag-isa ako dun sa kanan. Ako lang yung sumalimpad. Oh my God. Ano yun? Hospital ka? Ganun? Hindi naman. Walang severe na nangyari. Pero the funniest, the weird thing there is that kung sinunod ko yung kembot, yung tingling sensation ko, oo, dapat hindi ako kapart nun. Correct. Oo. And that proved to me na dapat pinakikinggan ko talaga yung we can call it intuition, we can call it something else, but you know, dapat pag naramdaman ko na yon, magmula nun, every time pag nakakaramdam ako nun, I need to wait for at least a couple of seconds before I start moving again, kasi kung hindi, baka mamaya may ano mang mangyari na. Ayun, jeep tuloy. Liz, naalala ko lang tuloy. Hindi siya sa intuition, pero naalala ko lang bigla. Yung kausap namin kagabi si Jamie, sabi niya, similar to what you said rin, sinasabi mo rin yun sa episode mo isa, na when you're at your lowest, nakaka-attract ka ng masasama rin na entity. So same sa kanya, sabi niya, pag depressed siya or malungkot siya or takot siya, nakaka-attract siya nung medyo mga negative rin. And naalala ko lang yung kwento again nung isang girl na pag galit na galit siya, kasi bihira siya magalit, pag galit na galit siya, sabi sa kanya nung friend niya may third eye, may nakikita silang disheveled na babae malapit sa kanya. And nung recently nga daw na umalis yung asawa niya, nag-Singapore sa trabaho, siya na mismo nakikita niya na sa bahay yung disheveled na babae. So kinonect ko lang, iniisip ko lang. So yun ang lesson, makinig. kayong mga sensitive, makinig. Parang pag inisip mo, parang yung kinomit ni hindi mo na pinaprocess mo na yung logic. Parang yun ang sabi ng exorcist eh. Huwag mo muna process yung logic. Pag may pumasok sa images, feelings, take it in, probably write it down, tapos mamaya mo na i-figure out kung ano yung ibig sabihin. Kasi wala, pinapasa sa'yo yung information. Oo nga. Kailan kayo magpapasa sa akin ng numero sa loto? Oo nga, yun din na. Pero totoo yun, yung when yung gut feel talaga, kailangan talagang ganun. Kayo, kasi ang lakas ng ano nyo eh. Parang similar to the story ni Jamie kagabi, no? Yung kapatid niya, kinukwento niya kagabi, pag nag-card game sila or nagbo-board game or whatever, alam nung kapatid niya kung ano yung hawak niya mga cards. Galing ah. Ganun yung intuition niya. Tsaka parang kagaya nun, nalalaman niya ahead of time yung mga stuff na hindi niya dapat malaman. Kunyari, tungkol sa kanya, tungkol sa buhay niya, nung ni Jamie, alam nung sister niya. Tapos may premonition din sila. No? Oo, may premonition. So, weird, no? Iba-iba talaga yung powers. Pero sa kanila, klaro. Grabe. Sa'yo, symbolic eh, di ba? Sa kanila, klaro. Yun yung kinatatakot ko dun. Kasi sabi ko, nung panahon na sinasabi niya na medyo prophetic na yung sa daddy niya, nasabi niya na parang the
hope is going to, you know, die. Doon ako sa parang, ay, iba na doon sa panto. Kasi, syempre, pag ganung klaseng prophet, medyo propesiya na talagang ganun kalaki, ganun kamassive. Ang lakas noon to think na hindi, kasi usually naman yung intuition natin at yung mga prophecy natin, no, yung ganun, more on the direct related sa atin. Oo. Wait, ano yung naging ano niya? Naging premonition niya? Mamamatay yung Pope. Niya, Pope. Oh my God, yung Pope! Kala ko tatay niya. Day before. Ano din, yung tatay niya, biglang nagising, umiiyak. Tapos parang sabi nila, bakit? Yung Pope namatay. Tapos sila, ha? Wala kaya. Hours after, oh in-announce na matay yung Pope. Ah, tapos may isa siya, ah, maganda yung kwento siya, isa. Kwento niya, nung bata pa siya, grade school, meron siyang crush sa class. Kasi silent, mahilig daw siya sa silent type. May na-crush sa classroom na parang tahimik lang, ganun. Tapos medyo cute daw. So crush na crush siya. Tapos one time, nagka-dream siya na nagkasakit yata yung batang yun, tapos namatay. Or ma-accident. O ma-accidente o mamamatay. Basta nagka-masamang dream siya about that kid. After that, a week after, hindi niya na nakikita yung bata. So natakot siya, uy, bakit di na siya pumapasok? Baka may nangyari na sa kanya. So tinanong niya sa teacher niya, sana si ganito, sinabi niya yung name. Lumipat na ba sila? Bakit di ko na siya nakikita? Sabi ng teacher, sino yun? Tinanong niya sa classmates niya, uy, sana si ganito? Kasi di ba, kasi crush niya nga. Sana si ganito, ba't wala na siya? Alam niya ba kung anong nangyari? Sabi ng classmates niya, sino yun? So sabi ko, di posibleng multo yun. Nagka-crush ka sa multo ng bata ka. Sabi niya, oo. Mm-hmm. First crush niya, multo. Multo. Oo. Grabe, nakakatuwa. I mean, sad pero. Kaya tahimik. Kasi nakaupo lang doon sa classroom nila. Pero di ba ang creepy ng part na yun? Kasi if you're going to think about it, that means na ang tagal na nag-hunt ng bata. Para akalain mong classmate mo, di ba? Ikaw, Liz, wala ka nakikitang bago ngayon. Diyan sa... Mga the usual lang dito. Ah, talaga? The usual. The usual ba? Ay, hello na lang. As usual suspect. Oh, ayan. Ganto na lang ang gawin natin. Habang narito kayong lahat, sabay-sabay panoodin yung silent terror. Na... ano ba meron? Ano ba silent terror? Masya. Ano meron? Kwento mo lang alam siya. Ilang beso binipili. Ito na. Ito na. Pinapanood siya na. Siyang kwento mo na lang siya. Ay, ano natin? I-share ko para sabay-sabay. I-share niyo. Kaya lang, hindi ko alam kung maririnig yung audio. Hindi, kaya. Ano teka, lang yan? Sandali. Paalis ako maya-maya. Isang yosi lang ako. Sige, may kailan naman ito. 10 minutes lang ito eh. Ay, oh, sige, go. 10 minutes lang. Akala ko dalawang oras eh. Ano ito? Oh. Rinig niyo? Ayan. Talika, pwede pala yun. Mm. Ako, talaga yung mga nakakatanda. Hindi alam yung style sa... Eh, siya na. Pag nag-meeting kaya kami ganyan na meeting ngayon, ano, stop. Ang yabang-yabang mo, hindi ka pa naka-tipon. Ito na. Okay. Paki-explain. Yun yung sinasabi ko sa'yo na gano'n. Oh. Na parang when it comes to praying to Mother Mary, we're not really certain kung yun ang dinadasal nila. Baka nga mamaya, ibang tao yung dinadasalan mo. Dinadasalan. Tsaka, ewan ko, naniniwala ka ba sa apparition? I mean, for me, there's no point in not believing it. Not believing it eh. Kasi, alam at this mo, point, oh. Sa lahat na nakita nyo, parang... Yun pa ba pagdudahan natin? Hindi, kung ganong operasyon na sinasabi kung anong, gagawin or nag-uutos siya sa isang person na, kunyari, manggamot or anything or to tell the story of ano na ganiting ginawa ni Jesus na dapat gayahin, ganon. Or apparition na direkta mismo. Kasi ewan ko, ako parang 50-50 kasi ako. Kasi kung i-base ko sa Bible na nabasa ko, sabi niya, magpapakita siya or bababa siya pag alam niyang aanin niya na ulit ang mundo. Parang gano'n. Ako, itong aking medyo similar ang beliefs ko kay Maria. Na pag inisip mo kasi, yes, sabihin mong may nagsulat ng Biblia. Pero similar yan to history
history books. Mm-hmm. Kung sino nagsisulat ng history books, yung mga nanalo. Mm-hmm. So, pinupush nila PR, sa totoo lang PR yan. So, there's a big possibility, again, for me, na kung sino man yung nag-hold ng printing press, kasi dati ang printing press, hindi lahat may printing press that time. So, sino nag-hold nun, hinuhold rin nila yung information na favorable for them. Oo. So, ako, again, I'm not, ayokong ma-feel mo na sinasabi kong hindi totoo sa Bible. Pero sa akin, it's, kailangan take some things with an open mind. Oo, a grain of salt. Na posibleng sinulat nila to para mas favorable silang tignan. Posibleng sinulat kagaya nun. Parang, nung may mga nahanap silang Dead Sea Scrolls na supposed to be part of the Bible. Kasi, like, even when it comes to the conversation of racism, that brought up na din ang Bible eh. And it's almost the same thing that kung sino yung may-ari nga ng printing press, kung sino yung nagsulat ng Bible, silang bida. Ay, siya yung ganun. Siya lang yung may nakakaalam ng katotohanan. Kasi mm-hmm. The thing is that, if you're going to backtrack it, kung mga nung panahong yun, ang hindi dapat payat si Jesus Christ kasi carpenter siya eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Bakit makinis si Mama Mary? Dapat grasya. So alam mo yung mga yun? So it only goes to show that whatever or whoever wrote the Bible does as well hold a certain power against over everyone else. Yes, oo. Tsaka sobrang dinemonize nila ang babae. Oo. Sa Bible. Diba? Pero pag binasa mo yung mga ibang documents nila, basta again, sa Dead Sea Scrolls, pag binasa mo is, sinabi, sino to? Si Mary Magdalene, isa prostitute. Possible hindi siya prostitute. Kasi parang again, hindi ko alam kung nabasa niyo yun ako kasi nalulun ako doon nung college eh. Nabasa ko yung Holy Blood, Holy Grail. Hindi siya super backed by actual documents. Pero may mga nahanap silang documents. Tapos pinis together lang nila. Similar siya dun sa movie ni something Brown. Yung Dan Brown. Pag binasa mo yung Holy Blood, Holy Grail, parang sobrang kumuha siya ng inspiration sa... Si Dan Brown kumuha dun sa book na yun. Na lumalabas, si Jesus Christ is possibly line of kings siya. And yung bloodline niya, umabot ng hanggang ngayon, meron siyang may kamag-anak siya na nanggaling sa royalty. And yun lang, parang ginawa lang nilang posibleng prophet. Yun nga, ang theory ko dyan, posibleng similar to you guys na sensitive lang siya. Gets mo? Kasi pati sila Maria, meron sila nakakausap na light beings, di ba? Isipin mo, kagad, di ba? Pati sila naman, hesitant silang sabihin na angel yun. Pero there are light beings na nakikita sila. So, posible nun, mas hindi mo naintindihan for you angels yun or beings of light naman. It's good talaga eh, di ba? And may demonic. So, yun ang basa ko. Si Jesus is prophetic siya or meron siyang sensitivity na ganun. At may bloodline siya. Kaya no, when it comes to, you know, those kind of things, like the religion part of everything, I just always keep an open mind. Like, for example, but the funniest thing is that sabihin ko nga sana yung sa inyo eventually sana, that I only felt na Mary has a third eye. Literal. Diba? For someone like, for someone to be able to see the being of light in physical form, yes, oo. It's possible na meron siyang third eye. Correct. And to be apparently impregnated by it. Mm-hmm. Hindi lang siya light, hindi lang siya being of light, succubus pa yung kasama niya. Ako basa ko na lang doon is posible sila ni Joseph may nangyari obviously naman, pero siguro o baka na pregnant siya. Alam mo, posible namang walang teenage pregnancy dati, 'di ba? Wala man na teenage pregnant siya tapos si Joseph ang umako. Wala lang condom na. Wala. Bawal din ang withdrawal. Oo. Oo, di pa nila. 'Di ba? So, pero ang gandang theory yun, sama. Ngayon ko lang naisip na posible na most likely nga ano siya, sensitive siya. And kaya si Jesus, sensitive rin. Kasi hereditary siya, apparently. Oo. Isa pa din yung sa mga natakal natin kahapon, di ba? Mm-hmm. That
may mga bloodlines talaga na medyo talagang malakas. Malakas, na. Oo. Yun nga, Liz, isa sa mga na-mention kagabi niya, yung tatay niya, mas premonition ang powers. Yung nanay niya, iba naman. So feeling niya, nung mag-asawa nga sila, na-mix sa kanya. So ibang mixture pa yun sa kanya. Sa kanya is nakakakita siyang kakaiba. Tapos di ba yung ding, yung si, what's her name again, from Baguio, from Australia, mm-mm, yung mom din niya. Si Bess, oo. Has a capability of, mm-mm, so parang, parang, teka lang, naiingit ako, parang baka mamaya nanay ko nakakakita, hindi naman sinasabi. Tinanong mo na ba tatay mo o nanay mo? Or parang di siya topic na in-open up mo talaga? Siya talaga dito, pero I feel na nag-skip lang ng generation. Mm-hmm. Sa akin, nag-skip ng generation. Yung lola mo tapos sa'yo. Oo. Kasi alam ng nanay mo eh, obviously, diba? Sabi niya, bakit sa lahat na may bigay mo. Oo. So, baka meron siya. Baka meron lang siya. Oo. Kaya nga lang, nga, sobrang saradong katoliko sila. Like, kasi no, and I remember before, when I was really young, yung aunt ko, ganun, parang... Mother side. Oh, mother side ko. Medyo... ang dating is may possession siya kasi before, okay, let me tell you the story of her. Yung aunt ko kasi siya yung tipo na sobrang religious, siya yung tumandang talaga. Okay. But before, she dito sa barangay namin kasi, di ba, unahin niya kasi yung pamilya namin, kasi si yung panganay nilang kapatid, yun yung na estranged sa kanila kasi so bad rep siya, so yung bad boy ng barangay. Yes, oo. Tapos sumunod yung mom ko. My mom kasi, especially before, has a very statuesque na dating. Mm-mm. Alam mo yung palaban talaga si mama before. Oo. Tapos sumunod yung singer, iba yung nasa sa London. Oo. Tapos sumunod yung singer. Tapos yung bunso, yung nakita ko nakasama din namin dito sa bahay namin ngayon. Hmm. Yung tita ko naman... Uy, kasama nyo ngayon? So, yung tita ko naman yon, ganun siya, ligawin siya, pero may pagka-lesbo siya. Okay, ligawin siya, maganda siyang babae talaga. So, remember yung story ko tukol dun sa tulay? Hmm, sa kapatid mo? Yeah. So, one time, before... Kwento lang to. Mm-hmm. Same location doon sa tulay na yon. Biglang may humampas na malakas at malamig na hangin sa mukha ng tito ko. Mm-hmm. And then all of a sudden, yung mukha niya talaga yung out of the way, the next morning daw, sabi ni Ma'am. The next morning, pimples everywhere. Okay. And not the simple ones, you know, the gruesome ones. Mm-mm-mm. Tapos, bigla siyang nagka-Bell's palsy din. Okay. So, yung sabi nga ng tita ng mama ko, para siyang langka before na kumikibo. Okay. Kasi diba yung langka medyo... Oo, butas. Oo. Oo, tapos, i-vibrate mo siya. Ganun daw yung dating. So, ang nangyari doon, parang pinadoktor kasi it looks Bell's palsy niya eh, di ba? Parang nagkumikibo-kibo na ganyan. So, tinusok-tusok yung mukha niya. Ever since noon, every time na nasistress siya, ayun na, nagsisimula na siyang magkaroon ng episodes. So, she starts off by shutting herself in her room. Tapos, all of a sudden, yun na, nagsisimula na siyang magsalita. Tapos, nag-iiba na daw yung tono. Napanood ko siya. I saw that once or twice yung episodes niyang yun. Ibang-iba talaga yung tono niya. Kasi talaga, ibang-iba yung pananalita niya. Ibang-iba yung tining ng boses niya. Mm-hmm. So, what they've only decided on is that napoposess niya yung tono. Pero, hindi siya yung full possession na yung spiral head, yes, oh. The little vomiting, wala namang ganun. Pero it will take 4 to 5 men after that. Or else, hindi talaga siya kasi talaga makikita mo siya na hindi naman nagle-levitate eh, pero alam mo yung
yung sobrang straight, lumiliko yung katawan niya. Tapos naka-elevate na yung likod niya, yung buttocks area niya, pero yung braso niya at yung paa niya nakatapak lang sa kama. Mm-hmm. Nakikita ko siya eh. So yun yung ganun, yun yung story niya. Kaya lang naman namin na pag ganun, napag-alaman ng mama ko, no, family namin, tungkol dun sa lamig na pumasok sa mukha ng tito ko. Is because, well, yung lolo ko na Albulano, yun lang din yun. So, parang pinagkwento daw niya yung, yun yung mga eksena na tinutusukan ng palito ng posporo, tapos tumatay. Mm-hmm. Yun, yung mga ganun. So, pero buhay pa lola mo nung nangyari yun? Wala na. Okay. Wala na. Kasi di ba buhay na nga ako eh. So, nga pala nung alala, nakikita mo na nga pala. Kasi yung mga panahon ganun, siguro inilalayo ako ng mga kapatid ko. Kasi nga, weird na ako nung bata eh. So, hanggang ngayon naman, Sam, okay lang. Oo. Parang sinasabi nila, parang nung panahon niya, makamamaya kung ano pang mangyari sa'yo. Pero, in a couple of times, nakita ko din naman. Yun lang yung nagsabi yung lolo ko na parang so sige nga, ikwento mo sa akin kung anong nangyari, ganyan-ganyan, kailan nagsimula yung nangyari sa mukha mo. Yun, nakwento lang niya na parang gano'n na pa-uwi siya, yun yung nangyari sa kanya na parang may malamig na hangin ang mampas sa mukha niya. Kaya nga ever since talaga noon, dead spot talaga sa amin yung tulay na yun. Bakit kaya no? Anong meron sa tulay na yun? Hindi ko talaga alam. Kasi as in talagang, if sa isang araw, dadalhin ko kayo, I'll take a video of it. Kasi ngayon, it's literally, and the weirdest thing pa ha, is that yun yung tulay na yun, consistent yun. Mula nung bata ako hanggang sa nagkaroon ng konkretong tulay, dun lang talaga nilalagay yung tulay. Pero yung concrete na bridge is a strip away. Inilayo na. Okay. Parang hinukaya nila yung lupa na yun. Kasi doon nga kasanayan ng mga tao, so expectation ng buong Batangas, doon ilalagay yung concrete na tulay. Hindi talaga doon ilagay. Kasi talaga inilagay siya sa doon, sa kabilang kalsada. I'll take you there. Weirdly, makikita nyo kasi, magtataka kayo kasi ginawa na ng kalsada yun. May konkreto ng kalsada papunta rin. Pero hindi ko alam kung bakit, hindi doon na tinuloy, inilipat na talaga sa kabilang kalsada. Which is lucky enough naman kasi if ever na doon pinilit, sa pool ang bahay namin, sa tulay na yun. Sa pool yung tulay, sa pool ang bahay namin. Nakatumbok? Pero, nakatumbok ganun. Tumbok kami, oo. Kasi yung concrete na tulay is literally 3 houses away from ours. So if ever na inilipat nila dun sa tamang location, kasama yung bahay namin sa gagawin ng kasada. Pero that's just coincidence. Pero yung tulay, pag nakita niyo talaga, hindi mo ma-explain kung bakit. Pitch black siya lagi. Tapos, pitch black siya lagi. Yung kalsadang yun na ginawa na ng kalsada. Pitch black siya lagi. Tapos, lagi siyang gubatan. Kahit anong gawin mo. Lagi siyang pinamumugaran ng mga damot na kung ano-ano. So, sige, sa isang araw, pag lumabas ako, bukas, pag lumabas ako, i-video ko. Sige nga, oo. And I'll let you guys see it. And specifically si JR para makita niyo kung ano yung eksena niya. Kasi talaga sabi ko, pag nakikita ko, sabi ko, ano ba ito? Hindi ito magandang... Kasi on my family, ilan na yung kwento tungkol dun eh. So, I don't know if other family experienced it, but with regards on yung Kalumpang River, ang dami ng ganun, ang dami ng kinuha na katawan at buhay nung break na ganun yun. Baka may portal dun or merong... Ano kaya yun? Ano? I don't think that it's I think that it is somehow like a gateway or something. Or may negative energy na nag-stay dun, you know? Meron talaga. Alam mo, parang iba din yung
iba din yung dating kasi ng kalsada, yung ganun yun, yung tulay na yun. Ba nung part na yun ng kasi ginawa siyang dike eh. Oo. Ginawa na siyang dike. So, yung ibang part ng dike, maluloka ka, diba? Mahaba yung dike, nasa gitna yung tulay. Sa left side, ang liwanag. As in, ang liwanag. Akasya, namumukad ka yung bulak ng akasya. Sa kanan talaga, dun sa kanan na part. May darkness talaga. Dami talaga. Parang, yung pinagkaiba ng kalsadang to, yung part na to dito sa ganun. Makikita niyo talaga ito video ko sa kanan. O oh, baka may makita itong sila. Oh, sila JF. May regalo ako kayo kay JF. Pero na-mention natin kagabi sa usapan, Sam. So bumabalik na ba? May na-experience ka na? Or tinatry mo bang yung minention ni Maria na? Nag-cleanse ako. Simula na akong mag-ganon. Mag-recharge ng aking chakra crown. Mm-hmm. Oo. So, lately, mas malakas yung vibrations na nararamdaman ko. Wala pa akong physical manifestation. Wala pa akong nakikita. It's either that or dahil nga lagi ako nakakulong sa kwarto ko. So, wala akong nakikita from the outside world. Other than kwarto ko, kusina, at yung pamangkin ko, wala akong ibang kinakausap. Hindi rin ako lumalabas. So, bukas kailangan kong lumabas, so lalabas ako. So, malalaman ko, makakakita ko o makakaramdaman ng ba. Oo. Pero parang ngayon, mas ramdam, bumabalik yung ramdam mo eh, di ba? Kasi kagaya na, ramdaman ka, yung nagka-chills ka the other time, di ba? Oo. So, yun yung isa sa mga bagay na parang I feel like, that's the reason why I keep on joining. Kasi, if not physically kung makita o maramdaman, even through the video, even through conversation, nakaka-vibes ako eh. So, para practice, like, ayoko naman yung biglang bukas ulit. So, one step at a time. Which is good. Kahit pa paano. Nandiyan pa ba si JM? JM, magparamdam ka naman. Mukhang busy eh. Kahit paamoy ng kandila lang dyan. Anyways, so yun pa. Yung call center story tungkol dun sa isang video. At unfortunately, hindi ko talaga siya nag-search. Ay, tinry ko rin hanapin. Hindi ko, wala ako makita eh. Sa deep web talaga. So, ganito siya. So, yung video is an overhead shot of the sleeping quarters. Pero kwento mo na rin kung saan yun. Oo. Sa, ang alam ko kasi Teletech Lipa. Okay. A female sleeping quarter. Siya, hindi naman ako pwede matulog doon. Oo. Secondly, nung panahon yon, part-time lang ako noon. Mm-hmm. Ang nag 5 to 6 hours lang ako nag-shift noon. Tapos nagra-radyo pa ako noon sa local radio station dito sa Batac, sa Lipa. Mm-hmm. So sabi ko, meron lang hearsay. Alam naman yung lahat naman ng store, lahat yata na may call center experience, narinig na yung thing. Si Junjun, o kaya si yung Lady Guard. Mm-hmm. Those are like literally urban legends already as it is. Lahat na call center meron nun. Pero itong part na to talaga, since that this was like more than 10 years ago. It's more than 10 years ago. Kaya ang video nun is parang malabo pa. Malabo. Yes, Hindi pa HD yung mga CCTV dati. Doon kasi sa center na yon sa Lipa, ang production floor, isa siyang malaking floor. Tapos meron, ang division lang nila is mga poste. Yung market, yung banner ng account. Okay, so doon sa likod ko, nadoon yung location ng mga sleeping quarters. So, nung panahong yon, I can already feel presence, pero wala akong nakikita. Maybe because... Anong nafe-feel mong presence? Paano nafe-feel? Movements lang. Okay. May mga movements na ako nararamdaman.
pati not to mention kasi, peak hours kasi ako noon. Morning shift ako, so 3 o'clock in the afternoon dito sa Pilipinas. Yan, yun ang trabaho ko. Usually, 3 to 8, yun ang trabaho ko. It's either that or 12 to 5. Yan ang shifts ko na kinukuha noon. Kasi AM yun, tama ba? Mm-mm. Okay. So it's either 3 p.m. to 8 p.m. or 12 midnight to 5 a.m. So those are the shifts that I take. Mostly, those are the busiest hours. So regardless if there's any movement around me other than, you know, the spirits, yes, busy talaga yung production floor namin. Mm. So I personally wouldn't recognize if there's anything for me. Or specific lang na nag-hunt lang for me. So sabi ko, so dead man lang ako noon. Pero naririnig ko na yung mga kwento ko doon sa bata sa sleeping quarters, which unfortunately, I cannot attest kasi ganun yung nakita. Pang babae eh. So hindi ako nakapasok. Unfortunately. So ito na. So, itong panahon to, I was in the radio station na nun. Umaga na, 5 a.m. na kasi 6 a.m. ang board time ko. Kasi morning show ako nun eh. So, ang eksena nila, nagkukwentuhan lang yung may tumawag na sa akin na kaibigan ko na parang, bakla, mayroong nahuli sa CCTV. Mm-hmm. Eh, nung panahon to, ang phone ko nun, Motorola pa, Motorola Razr. Okay, oo. Oh. Yung quality ng, yung may magpasa man sa akin. Oo. Oh. Pixelization, yung ganun. Oh. Yung mayaman ka na pag naka 7650 ka, yung ganun. Oo. Oh. Hindi ko makita, babe. Pero nung banda-banda doon, parang hindi naman siya, I cannot say nag-viral because doon lang naman sa office namin ko nakita yun. So, what happened is that it was again, an overshot ng, overhead shot ng gano'n, ng sleeping quarters. Ang sleeping quarters ng mga babae before, alam mo yung double decks? Or post double deck. So, yung poste kahoy. Kahoy kasi yung bed frame kahoy siya. So, from the shop itself, blocks of, ang una mo makikiba po na talaga, mga blocks ng, gano'n, ng double bed. Ng bed. Oo, no, gano'n, ng bed frame. Bed frame, oo, bed frame. Oo. Tapos, makikita mo din na merong paa doon sa, may natutulog doon sa ibabaw. Sa kama. Sa kama, sa ibabaw. Kasi kita mo may kumikibong mga paa. Mm-hmm. So, okay lang, dead na pa yun. Tapos, overhead as well, kita din yung kabilang kama. Yung kabilang kama, ang video, yung babae, nagtotoss and turn na. Parang okay. Kinakabahan na siya or something. Habang sinasabi mo, sinesearch ko lang, baka marinig kang typing. Sige go. So, nung nagmumove yung paanong babae na malapit sa camera, magtataka ka kasi yung bed post na naka-focus, biglang bumaba. Okay. Bigla siyang bumaba kasi, uh-oh, alam mo yung feeling mo, akala mo, bed post yung nakikita mo. Uh-oh. Pero likod pa lang yung bata. Uh-oh. Tapos biglang tumalikod yung bata, biglang bumaba sa hagdanan. Eh, kita. Hagdanan ng double deck. Oh, nung double deck. Oo. So talagang, dun sa scene ng yun talaga, kilala ko nung kaibigan ko na nakakakita ako, talagang, girl, pasukin mo to. Sabi ko, girl, ayoko. Kasi mamaya, kung anong mangyari sa akin, secondly, pag nakita ako dyan, ganun ako, baka matanggal ako sa trabaho, gano'n ka ba? Yung ganun. Pero, if you were able, if you can, unfortunately talaga, hindi ko na talaga siya makita eh. Sinesearch ko na siya sa YouTube and any video site for paranormal. Hindi ko talaga siya makita eh. Kasi, pero before talaga, kita-kita mo talaga siya, yung bedpost naging bata. Mm-hmm. Tapos yung bata nakasando. Ah, so, kita mo yung damit? Oo, kita mo yung damit. Kasi diba, it's a wooden, parang maliwa, parang light-colored wooden bed frame. Anong year ang... This is around 2010?
So, mga 10, 11 years ago. Oo, matagal na siya. Matagal na siya. At if ever mo makita mo siya, sobrang pangit po, syempre. Ano? Oo, lumaluma na yung quality. CCTV, VGA, camera lang yun. Oo. So, hindi mo din, kumbaga, kung matransfer ng matransfer, lalabo at lalabo. Correct, correct. Pero, yung shot na nakita ko talaga, sobrang linaw niya talaga. As in talaga, every time na nung panahon yun, pag pinapakita talaga namin, everyone can attest that it was never, sa pag tinignan mo talaga siya, ang unang nilang tinitingnan, nakikita nila, bedpost talaga. Until the time na pumibu yung bedpost at naging bata. Gumalaw, oh. Doon lang talaga, oh my God! Kasi talaga, like, on the, siya yung gitna nung ganun eh, focal point ng camera. So, siya yung una mong napapansin. Tapos, syempre, dahil dun sa may mga movements, dun ka titingin, hindi mo papansin na. Pero talagang, nag-switch over siya, as in talagang, from the back yung shot ng bata, humarap pa siya sa camera, umikot pa siya. Tapos, tapos siya tumaba. Wala na ba yung telepono mo? Sana may, ano na natin, baka Motorola na. Motorola Razr. Grabe. Sa bagay wala na yung telepono ko 10 years ago. Tama ba? Oo. Kasi sabi ko nga nung panahon yun, sabi ko, may mga videos na nakikita ng mga tao na halatang minagic. Pero may mga videos talaga, like instant, for example, this one, na ganun na, invibed mo yung ganun, yung na ay, totoo to. And that, I think that separates the people like us, me, JM, and Liz, na pag nakakakita kami ng video, alam nyo kung totoo, alam nyo kung totoo. Tapos minsan, makikita mo nag-viral pa, alam mo, mapipikonta kasi ano ba namang halata-halata, from, alam mo, parang wala naman ako nakikita. Kayo lang yung minsan kasi may mga videos na pinapakita for in YouTube na i-encircle pa nila. Oo. Pero parang feeling mo naman na parang in-encircle nyo lang pero wala talaga kasi oo. Pigment of your imagination. So sa'yo minsan talaga for you ah, I mean wala si Jem di masagot pero sa'yo talagang may times na yung mga ghosts caught on camera talagang sa'yo nakikita mo through video. Oo. Nung mga panahon, sobrang active ako. Yes, no, active ka. Oo. And not to mention, like, nakwento ko nga yun sa ganun, yung kaibigan ko sa Pampanga, yung pinag-shootingan nung oo, movie. Oo. Kahit yung video, yung movie na yun. Yung movie, nakikita mo. Na-invite ko yung, kahit hindi yun yung storyline, nakikita ko yung spirits na dumadaan. Oo. Tapos mapapagtahi-tahi mo kasi ganun yung pag pumunta na ako dun sa lugar na yun, ay oo nga, dito ko nga nakita yung video. Yung ganun. Meron talagang ganun. May mga instances na for example, yung mga videos na nagpa-viral sa KMJS, kahit until now naman, meron akong yung parang intuition ko na ah, okay, ito totoo to. Ito hindi. So, pag mga ganong klase, alam ko, ramdam ko na I feel like there is something like that. Or there is an unknown. Yes. Pero mostly daw kasi, dun sa, according to other lures, yung mga videos or photos na may lumalabas na spirits, hindi yung tao yung hinahan. Kung hindi daw, kundi yung may yung kumukuha ng picture. Merong lore ako nababalita ang ganun. Kasi, alam ko na may spirits around me, ito na naman ako. Ang dami kong selfie. Oo. Wala ka na kukuna, no? Oo. So, yun yung ganun ko lang. Yun. Iniisip ko rin kung bakit nga may iba nakikita sa video, may iba hindi. That makes sense na yung pinapakitaan nila yung isang kumukuha para yun ang i-hunt. Kasi ganun, kasi ganun eh, ang tawag dito, may mga photos pa ako before na
weird enough, alam mo parang, hindi ko alam kung nasa akin pa ba yun, hanapin ko nga, na parang pinicturean ako out of nowhere ng friend ko. Ito pa yung ganun, the film pa to, di ba? Oh, yes, oo. Nadedate ka. Ito pa yung maloloka. Hindi pa yun yung black na Kodak, ha? Colored na. Colored film na. Hindi pa. Yung ganun, kita mo yung rectangular pa na camera. Okay. Oo. Tapos yung film din niya is rectangular, hindi yung bilog. Oo. Tapos, Fuji lang. Okay. Oo. Pinicture na niya ako doon sa isang house, na, yung old house na house nila. So pumunta ako sa bahay nila, parang tatambay kami. High school ako noon eh. Tatambay kami ganyan. She took a picture of me. And I was just holding a peace sign. Ganyan. Biglang, doon sa pagkakadevelop, parang may tinamaang ganon. Parang may tinamaang salamin. Kasi sobrang may burst of light. Saan? Sa likod? Sa likod mo? Oo. Tapos sabi ko, kahoy yung bahay nyo, be. Hindi sa akin yan. Sa inyo yan. So sabi ko, isipin mo, mag-isip ka kung sino yung nag-hunt. Kasi on my part, wala naman akong dinala sa inyo. So, sa inyo yan. So, only to find out that it's like, doon may namatay na cousin nila, yung ganun. So, hindi ako ang hinahan. Kayo, it just so happened, nung pinicturean nyo, nasa tabi ko siya. Pero, it's not me. Hello. Oh, hindi ko dala yan. Oo, hindi ko yung dala. Okay, thank you ha. Nag-stay kayo. Thank you. Ingat kayo. Bye-bye. Thank you to the charmed ones who kept me company after being stood up. For a while, given a clear schedule, we usually had pagpag sessions after each call. Of course, we couldn't record most of it since a lot of personal issues were discussed. In the future though, I think it would be nice to have pagpag sessions between listeners. It doesn't have to be recorded, but at least you can continue the discussion online. Welcome to our first ever pagpag session. If this is your first time listening to the podcast, I've posted the links to the past episodes of our sensitive friends. If you want to continue the discussion, head over to our Discord server. Link down below. Marami kaming pinag-uusapan doon. If you have stories na gusto mong pag-usapan sa pagpag sessions, you can email us at paranormalsph@gmail.com. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have the time, please again rate and review our show on whatever podcast platform you follow. To everyone still here, thank you for listening and stay safe.